pinalabas na official statement ng ABS-CBN. Ginagalang namin ang otoridad ng MTRCB. Mm-hmm. Pero naninindigan sila na wala pa rin nangyaring paglabag sa anumang batas. Oo. LJ Reyes, no, October 7, ayun na nga. Mm-hmm. Oh, nagmakasal na po sila ng kanyang boyfriend na si Philip Evangelista. Isa pong masarap na pagbati mula sa aming tatlo sa inyong lahat na tumututok sa ating programa. Alam niyo po, hindi lang po kalamidad ang ating iniinda ngayon. May mga kaguluhan pa po na nagaganap sa buong mundo. Kaya heto po kami, kahit pansamantala lamang, gusto naming kalimutan niyo muna ang mga problema. At nako, masisiyahan naman po kayo sa ibibigay namin sa inyo. Tama ba ako, Romel? Tama! Kami po ang magpupukaw ng inyong kalungkutan. Wow! Bubuhayin ang saya! O, diba? Ano naman kaya ang masasabi ni 3-4-100? Ayan ang bagong ano, ha? 3-4-100. Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot! Siyempre, pag pinupukaw, siyempre, talagang kailangan dito lang kayo tumutok dahil sa saya kayo dito sa aming intriga at sa mga opinion dito sa loob ng Showbizlandia. Ay, alam mo, mapahiya siya sa take 4. Oh. Oh, kaya naman ganyan. At siyempre po, mga kachika, ang lahat po ng ito ay para sa inyo mula sa amin. Inyo ang programang ito, amin din. At ito po ang Showbiz Now! Ano feeling pag take 1 lang? Ay, siyempre, iba. Mm. Maganda. Maganda. Oh. At ano naman ang feeling pag 3-4-100? Ay, lalong mas maganda kasi mura. Totoo yan. Ang nagaganda ng mga sinasabi ni Wendell, natututo tayo, di ba? Okay. So, ang una po naming ibabahagi sa inyo na pinag-uusapan po ng buong bayan ngayon ay ang pag-urong na po ng It's Showtime sa kanilang apila sa Office of the President. Hindi na po nila ipagpapatuloy dahil papalitan na po ang kanilang programa sa loob na 12 araw simula sa October 14 hanggang 27. Tama? Correct. Okay. Sumuko na. Ay. Nasa kanilang dila pala ang pagsuko, di ba? Kaya. Ano ang kanilang sinabi? Ano yung sabi dun sa liham pinalabas na official statement ng ABS-CBN? Ginagalang namin ang otoridad ng MTRCB. Pero naninindigan sila na wala pa rin nangyaring paglabag sa anumang batas. Oo. Alam mo, tayo naghahanap tayo ng mga sagot sa ating mga tanong. Ang dami nagsasabi, ba't hindi pa rin nagpapakumbaba si Vice Candidate si Ayon? Totoo. Ba't hindi man lang sila nagpapakita ng kaunting pagpapakumbaba sa nangyari? Mm. Bakit natin hahanapin yun? Wala pala tayong makikita. Mismong mga ehekutibo nila sa ABS-CBN ay naniniwalang wala silang nilabag na anumang batas sa ginawa nilang paghimod. Paghimod yun eh. Ng icing, ng cake sa ere. Ano masasabi mo? Ay, siyempre, tinanggap nila, pero ibig sabihin, parang tingin ko parang labag sa kalooban nila. Mm-hmm. Yung nangyari na yun eh. Sige, tatanggapin namin, pero wala kaming ginawang ano. Parang nalindigan pa rin sila, tinatutunayan nila sa madlang people nila na wala kaming kasalanan. Oo. Kaya nga, ang nagsasalimbayang komento, live by example. Ayun. Kung tinanggap ng mga ehekutibo yung kanilang ginawa na mali, eh siguro naman magpapakumbaba rin yung mga gumawa. Oo, pero wala eh. Siyempre, yung kung leader nga, di ba? Yun yun eh, di ba? Follow the leader. Follow the leader. Mm-hmm. Pero kung nanggaling sa itaas na, oy, mali tayo. Mm-hmm. Tanggapin tayo na natin ito. Oo, magpahinuhod na tayo dahil mali talaga ang ginawa nyo. Mm-hmm. Eh pag ganyan na nagmamatigasan pa sila at mismong ang mga boss nila ay nagsasabing wala kaming alam na nilabag na batas. Uh-huh. Diba? Pero tinatanggap nila ang 12-day suspension ng MTRCB. Ang kung titignan natin, napakapangit. Yung parang yung batang pinagalitan mo, pero sa kabila ng pinapagalitan mo yung bata, nagdasalita siya ng mag-isa. Uh-huh. Diba? Diba may pinapagalitan mo yung bata, pero sa kabila, gumagano'n naman. Uh-huh. Bumubulong-bulong. Oo, tama. Mas masakit pa nga yun. Masakit yun eh. Kasi, inano mo na, tinanggap mo na nga na ano, nang ganito ang nangyari, pero tinanggap mo para lang matapos. Oo. Sige na nga, ibigay na natin sa kanila to nang matapos na. Oo, parang ikaw, ang kukulit nyo, sige na nga. Kasi unang-una, wala rin naman silang
maipapanalo sa Office of the President. Nagkanikanyang opinion na ang ating mga kababayan at kahit tayo, di ba? So, ikasiguro na, sige na, para matapos na lang ito. Pero alam mo, hindi 100% ang pagtanggap nila na meron silang pagkakamali, kaya sila nasuspindi. Oo, di ba? Diba? Ang pangit pa rin pakinggan, ang pangit tignan para sa kanilang party. Na parang walang respeto pa rin. Hahanapan mo talaga, hahanapan mo pa rin talaga ng pagpapakumbaba. Dahil pag ikaw ay nagpakumbaba, wala nang pero-pero, buts, ifs, and anything, wala na. Basta tanggapin mo na naniniwala kayo na meron kayong tapusin at pagkukulang, tapos na doon, period. Correct. Eh, hindi yung pero naniniwala kami na wala pa rin kami ni labag na batas. Diba? Kasi wala pa rin din yung pagrespeto. Wala, eh, diba? Wala. Para bang sinabi lang, sige, tanggapin na natin. Gawin na natin ito nang matapos na. Kung sa layman's term na, eh, gusto niya yan, eh, di sige. Di ba ganun? Ilagay na nga natin sa kanila yan. Para matapos na lang. Parang ganun. Basta ganun lang po ang basa ng ating mga kababayan. Tinanggap ninyo ang desisyon ng MTRCB para sa 12-day suspension. Pero ipipilit nyo pa rin po na wala naman kayong nilabag na anuman sa batas. Ano ibig sabihin nun? Ano ang kanta mo para sa kanila? Ay, siyempre kakantaan maganda ko sila. Maganda kaya ito? Ay, maganda na yan. Okay, maganda ito. Bro. Para kanino? Sa kanila o sa'yo? Hindi, parang sa kanila to eh. Mm. Yung kanta ni ano eh na I wanna fly to run to you. I wanna run to you. Woo-hoo! I wanna run to you. I wanna run to you. I wanna run to you. Won't you hold me in your arms and keep me safe from harm? I want to run to you. I wanna run to you. Okay na yan. Tumakbo na sila. Tumakbo na. Okay, tumakbo na talaga sila. Okay. I wanna run. Siyempre, pagkatapos ng ganyang mga kwentuhan, may pampalubag ng kalooban at kaligayahan tayo nararamdaman. Para sa tao na nasaktan, matinding nawasak ang puso sa isang pakikipaghiwalay. Pero hindi kumibo, lumipad papuntang New York kasama ang mga anak at doon na lang natin naramdaman ang kanyang presensya. Oh. LJ Reyes. Galing. Ito naman yung talagang hanghaan mo. Kasi talagang umiyak ang buong mundo. Nakiiyak. Dahil sa kwentong sinapit niya. Pero ito siya, nakita mo, bumaliktad ang malungkot niyang mundo. Naging masaya. Sabi po nila, may pangalawang gloria daw po para kay LJ. Correction po, pangatlong gloria na po ito. At puro P. Ang unang gloria ay si Paolo Avellino. Pangalawang gloria, Paolo Contis. At ang pangatlo, Felipe Evangelista. Puro P. Puro P. Talaga swerte siya sa ano, swerte o ano. Hindi po, nung ihayag po ni LJ Reyes na sila po ay magpapakasal na nitong si Felipe Evangelista, meron pa po siyang dinukot na isang berso sa Biblia tungkol sa ibibigay na kapalaran sa kanya ng Panginoon. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamaganda na buhay at hindi parang kamalasan, disaster. Disaster. At naganap na nga po no October 7. Ayun na nga. Nagpakasal na po sila ng kanyang boyfriend na si Philip Evangelista. Nakakatuwa yung kasalan. Napakasimple, no? Ito po ay ginanap sa Long Island sa New York. Sa Long Island. Garden wedding. At itong garden ito ay pag-aari ng? Kasi realtor nga si Philip. Yung may-ari ng kanilang kumpanya, yun yung lugar na pag-aari ng kanyang boss. Si Summer po, ang anak nila ni Paolo Contis, ay tumayong flower girl. At si Aki, ang anak naman niya kay Paolo Avellino, ay mayroon ding partisipasyon. Maaaring ring bearer. At yung anak naman po nitong si Philip na hiwalay din sa kanyang naunang karelasyon, meron din siyempreng ginampanan sa kasal. Nakakatuwa, di ba, na buo ang entourage sa kanilang buong pamilya. Tapos ang maganda pa nun ay, di ba, yung mga hindi naka-attend nung kasal, naka-Zoom. Oo, pinapanood ang wedding sa Zoom, via Zoom talaga.
Alam mo, sabi nga nila, pagka maganda raw ang puso mo, ibibigay sa'yo ang tamang tao sa tamang panahon. Ay, naniniwala. Diba? Totoo naman yun. At kapag maganda rin ang puso ng babae, ibibigay sa kanya ng Diyos ang kabiyak na aayon sa kagandahan din ng kanyang emosyon. Correct. At naniniwala tayo na hindi lahat ng panahon ay tag-ulan. Ay, siyempre naman. Kailangan umaraw, diba? Balanse ang buhay. Kung umuulan, kailangan niya ng mga magsasaka. Kapag ka naman umaaraw, kailangan ng mga labandera. Ay, correct. Pampatuyo ng labada. Mismo. Kaya balanse eh. Huwag po tayong hihinto na lamang sa isang lugar at mawawala na ng pag-asa. Palaging may mga susunod na gloria sa ating buhay. Diba naman? Paano kayo masabi ng dalawang Paulo? Ikaw, ano sa palagay mo? Ang iniisip ngayon ni Paulo Conti? Alam mo, siguro sa tingin ko, nung makita na si LG na nakagown ng pangkasal na napakagandang bride. At puting-puti ang ano niya. Alam nga naman mag-black. Si LJ. Diba? Pagka ay kinakasal, puti. Puti talaga. Tapos diba, parang nag-match doon sa mukha niya yung kanyang ganun. Napakaganda niya. Palagay ko siguro yung dalawang T siguro. Hindi kaya na... Pero hindi sila naghihinayang eh. Kasi alam mo naman yung dalawang T na yan. Bakit? Diba eh... Ano ba yung dalawang P na yan? Parang kulang na lang nasabihin mong ano ah. Itong mga P na to. Tagdaga mo pa. Oo. Ano yung P? Ano? Kasunod ang P. Ano yung kasunod ng P? Di, alam mo na yun. May tatlong letra pa yun. Hindi, siguro, tanggapin na lang natin na hindi sila ang pinagtiyak ng kapalaran. Oh, no? Pero malaking pressure para sa kanila yun. Kasi, diba, yung babaeng dating minahan nila at pinaiyak nila, eto na. Samantalang sila, ano ang susunod na kabanata? At sa mga nagtatanong po, kailan naman daw magpapakasal si Paulo Condis at si Yen Santos? Hindi pwedeng magpakasal si Paulo dahil kasal pa siya sa kaibigan mo. Diba? Kay Liam. Kay Liam. Hindi pa nabirbahan. Sa paano? Bakit nagtagal yun ng ganong katagal? Mabait kasi si Liam. Mabait si Liam. Pero napuno lang, diba? Alam mo naman mabait, isasakripisyo talaga para mabuo lang ang pamilya, diba? Mm-hmm. Pero darating sa hangganan din. Mm-hmm. Pero may bago na siyang karelasyon. Ay, masaya na. Na napaka-responsable. Correct. At si LJ din naman, diba? Oo. Ang ganda nung sinabi niya sa post na ang tagal-tagal kong hinanap ang ganitong klase ng buhay. Diba? Ano ang tagal yung... na ibinigay ka sa akin. Tsaka yung gusto ko yung home, diba? Yung... Mm-hmm. Wina-welcome niya yung sarili niya sa isang tinatawag na home. Mm-hmm. Diba ang house structure lang yun? Ang home, yung pamilya. Yung loob mismo. Ano yung sinasabi mo? Hindi, ano ko doon, matagal pa talaga yung ano sa korte. Yung annulment? Yung annulment niya. Matagal pa. Matagal, oo. Dahil kasi maraming recutitos na kailangan balansihin. At ito yung pagkakataon na kailangan magsiraan yung mag-asawa. Para para patunayan sa korte na hindi talaga sila... At higit sa lahat, para sa isa't mahal. Sino ang magbabayan? Sino yung mag-a-apply, siya ang magbabayan. Sa palagay mo, bakit hindi na pa-annul yung kay Paulo Cotis at saka kay... Kay Lian. Lian. Lian Paz. Lian Paz. So, siguro... Lian Paz. Lian Paz. Siguro... Ay, kung si Paulo siguro baka... Siyempre, pag sinabi siguro mahal to, huwag na rin natin ituloy to. Eh, paano nakakulong ka sa isang kasal? Hindi ka man lang makapagpakasal sa talagang gusto mo na. Kasi kung sino ang nangangailangan, siyempre, ikaw mag-aasikaso. Ikaw magluluwa. Ng puhunan. Kasi 'di ba yung ano 'di ba gusto niya nang yung dalawang anak niya gusto niya nang palitan nga yung pamilya no. Pero siguro baka siguro si Lian siguro ang nag-aano no nag-push through para na maanal na yung hindi nga din eh no hindi pa rin kumikilos hindi pa rin siyempre naantay niya kasi yung nakas magbabayad kasi kung sino una mag-apply. Talaga mo wala pera na pambayad si Paulo. Wala. Sobra ka naman diretso. Wala. Hindi ko malalang isip ang dami niyang project ngayon. Block mo. Pero bayad naman siya dun, Des. Kumikita siya. Ay, kumikita siya po. May karelasyon siyang iba. Di siyempre, unahin niya muna yung bago niyang karelasyon. Siya bago magastos kay Yen? Ay,
iwan ko lang kay Paolo ha, kung siya ako magastos. O, sige na mag-apply. Kaya sige na mag-apply. Doon sa kanila ni Lian at saka kay Paolo. Hindi, pero siguro, baka siguro si Yen, kung nagmamadali naman na talagang gusto sila makasal ni Paolo, baka siguro sabihin ni Yen, Pao, tutulungan na lang kita sa gastos niya. Maanal ka na lang. Pao lang, visa lamang. Para matuloy na yung ating kasalan. Teka muna. Dakilang pag-ibig ang tawag to. May plano ba? Ayun. Palagay mo ba may plano ba si Paolo na pakasalan si Yen? Palagay ko, sabi nga, maraming pa daw problema yung mundo, ay magpapakasal pa ba kami? Uy, si Gerald. Ano naman ang kinalaman? Kay Gerald Anderson yun. Uy, kay Gerald yun. No. Ano, yung gera ng Palestino tsaka Israel? Problema ba natin yon? Oh, ikaw talaga nanghiram ka na naman. Kaya Gerald Anderson yon. Oo, sabi niya, ang dami-dami pang problema ng buong mundo. Uunahin pa ba namin to? Siyempre, naghahanda rin kami. Parang ganun. Okay, basta kami po maligaya kami para kay LJ Reyes. Nasaksihan po natin yung matinding sakit ng kalooban na inabot niya dito kay Paolo Contis. Nakita natin kung paano siyang nagsikap, nakalimutan ng lahat sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa New York. At eto na nga po, dumating na ang kanyang panalangin. Sana makita ko na ang taong mag-aalaga sa akin at ako'y mamahalin, pati ang aking mga anak. At eto na siya, si Philip Evangelis. Yun. So ano ba ang gusto mong ihandog na awitin sa mga bagong kasal? Kay Philip at kay LJ. At siyempre, handugan ko sila ng magandang awitin din. Ano ba yan? Gano'ng kaganda ba yan? Iwag ko lang po magagandahan sila. Sige, go! Kailangan mo lang yan. And then, kakantaan ko sila ng All at once, I never want. Second line, mali kagad. Ala. All at once, I finally took a moment and I realized and I realized that you're not coming back. And it finally hit me. All at once! Ulitin natin. Third drop. Ang taas kasi niyan. Sino ba kumanta niyan? Ay, oh, yan. Oh, sino kumanta na lang yan? Yan? Ay, di mo na makanta. Si Whitney. Sino? Sino? Whitney ba yun? Asa na ba si Whitney Houston? Ay! Kapapanukulon mo. Bakit? Ka. Ilang taon na nakalilipas, pumanaw na si Whitney Houston, pati ng anak niya. Pumanaw na rin. Oh. Ikaw na, ito talaga pag kami napanood, buhay pa. Kaya nga kanina nag-scroll siya. Romel, tingnan mo nga ito, bago ba ito? Tingnan mo yung mga itsura nila, anong bago yan? Kunwari, 1971 yung last song, napanood niya, buhay pa siya! All at once. Wala na ikonig ko, wala na. All at once. And finally, all at once! Mukhang susunduin ka na talaga nung kumanta niya. Dear Wendell, sabi ni Whitney, I've been waiting for you. Pero meron siyang mas alam na kanta ni Whitney na talagang sumikat ng todo. Sa pang Whitney? Yung ano? The Bodyguard. Yung The Bodyguard. Paano yun? Paano? Ang ganda ng tempo niya. And I will always love you. Alam mo, kung matagal nang nahihimlay si Miss Whitney, palagay ko mapipilitan siyang bumangon ngayon mula sa kanyang kinaroroonan para lang sabihin sa'yo, patahimikin mo ang kaluluwa ko. Okay! Naku, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ba, ba yan? Sino ba yan? Pero bago po ang sagot sa ating blind item, heto po muna ang marubdub naming pagbati ng pasasalamat at pangungumusta sa ating mga international supporters. Diba? Of course, ayan na. Si Tito Manny at si Tita Norski Garcia na sa ngayon ay nasa Madrid, Spain. Siyempre po, kasama niya at ni Tita Norski, sina Chito Alejo and Vicky Recuenco ng Hayward, California na tumututok sa atin. Okay, sino
Sino ba? Siyempre, si Margiel. Salamat, Margiel, of course. At ang hindi na natutulog, lagi nakatutok, ay Ramlia. JMB. Of course, maraming salamat sa laging pag-alala. Mrs. Nugs. Ayun. Rona Gayrial. Juris Dr. Channel. Lulu Malig and Wating-Wating and Bahaw of UK. Sila po ang bumubuo ng Tingaling-aling Angels. And of course, si Dimis Ignacio. Makakasama ni Neneng Putot Gensoli. Nasa Amerika Okay, go! At laging salamat kay Katrina Karim. Maraming salamat, Katrina Karim. Rene and Roma De Leon, aming mahal. Ompong and Merly Ventura. Rhea Reyes, Loida Saginsin ng Winnipeg, Manitoba, Canada. At syempre, Reggie Coloma. Kalimera, si Agapame Poli Reggie. At syempre, Miss Catherine Beautiful Amos ng Sydney, Australia. Reyna ng Sydney. Sino pa? Syempre, si Cherry Bacos of E&W Villa Medica in Bangkok. And of course, and the most generous woman of all time, Dunya Lily Chua. Lumabig na. Tumating ka ba? Talungkot yan, wala. Tumating na. Pero walay pa rin. Walay pa rin. Tito Henry and Tita Lily Chua, maraming salamat po sa pagmamahal. Sino ang magbabato? So, eto na nga ang ating light item for today's video. Simulan natin ito sa kanyang pagkabata na kung saan naman siya nakilala ng bonggang-bongga. Child star. Sobra. Pero ito pala, dumanas pala ito ng hindi maganda ng kabataan. Ay. At hindi lang ito basta dinanas, kundi nakakaawa talaga, lalo na pagdating sa eskwela. Ay, napabayaan. Napabayaan. Alam niyo kung bakit napabayaan. Hindi naman yung napabayaan kasi at least nakakapag-aral pa siya sa eskwelahan. Pero yung pagpapabaya, yung bang hindi naaasikaso. Oh, hindi natututukan. Hindi natututukan kung ano yung sinusuot ng bata. Yung uniform nga daw ng bata yan. May lis-lis. Anong list? Ano tastas. Tastas. Ah, oh, saan ang nilalagay? Imbis na tahiin, di ba dapat tinatahiin? Ay, perdible lang. Siyempre, magyan ang pin, perdible. Isipin mo naman kung ang uniform mo ay merong perdible tapos sa magarang eskwelahan ka. Exclusive. Naman, at mga mayayaman mga kaklase mo. Ay, siyempre. Siyempre naman sa akin yan. Acting na acting ganun na niya. Takot ako. Diba? Diba? Isipin mo, ang palda may partible, tapos maputim. Ay, yung blouse. Oo, diba pag nakasama ka sa ano, sa mga mayayaman, siyempre, asikaso lahat yan. Kinukula. At yung pagkain siguro. Pagkain, wala daw baon yung buckets. Paano? Diba inggit na inggit daw sa mga laging mga kaibigan niya doon sa school. Nangihingi lang. Minsan nagkasasabi sa amin, pressure ba on Chevy Nisera? I don't have. Ganon, yun ang pagkasabi talaga. I don't have. Pero parang hindi yun na, hindi yun yun. Parang, I don't have. I don't have. Siyempre, parang alam ko na kung sino ito, Tito Manny Garcia. Pinag-iisipan ito ng mga teachers kasi isipin mo, ang nanay nito ay talagang diamond. Kilalang. Walang hindi nakakilala kay Magnolia din ako. Merong isa. Okay, mayroon. Yung male vocalist. Tsaka mo na doon. Super tsaka siya. Sinabi namang walang hindi nakakilala kay Magnolia. Aso lang. Aw! Kung binabi ang kamay niya, ako ang hindi nakakakilala. Itong male vocalist na to, sa kanya-kanya. May nakakakilala, di ba? Alam mo, nakakalungkot ito. Nakakalungkot. Kaya yung childhood pala nito, ngayon actress lungkot, na kasi ito. Alam mo. Kaya nakita mo. Pero alam mo, kahit siya yung pinaka-napabayaan kung tutuusin sa kanilang magkakapatid, siya pa rin yung tumatanaw ng utang na loob sa kanilang ina. Napakamabuting ina sa kanyang mga anak. In fairness. Totoo yan. Kasi siguro parang... Hindi siya naligawan. Totoo. At saka siguro parang ayaw niya maranasan yung naranasan niya nung bata. Tama. Oo. Ganun naman yun eh. Ayaw mong manalamin sa'yo ang mga anak mo sa pinagdaanan mo. Di ba parang ganun? Dapat naman ganun eh. Dapat huwag mo nang iparanas sa anak mo ang mga naranasan mo. Para maiba alam naman. Alam mo, yung kwento mo, takot ako. Ay, takot ako. Ay, may banga dyan.
Teka muna. Total, nagbigay na tayo ng napaka-clear na nito mga clue na ito. Pero syempre, gusto ng mga SNNers, yung bibigyan pa rin natin sila ng clue na madali nilang masusundan. Ayan. Ano ba to? Lugar, pagkain, bulaklak, mga insekto, ano ba? Saan ba natin dinadaan? Syempre, sinasabi nyo nga, takot ako. Syempre, ilagay, ano natin doon sa mga nakakatakot ng mga insekto. Ay! Tama. Yung, ano yung unang letter ng kanyang pangalan? Alam mo yung, kasi kung minsan pagka may yung malaki bang may pakpak na ganun, di ba kung minsan pag dumapo sa loob ng bahay nyo, di ba parang yung mga bata sasabihin may patay. Tapos at nang nakakatakot, ay ba't pumasok yan dito? Pero maganda siya, iba-iba kulay niya, lalo yung pakpak. Ay, ganyan yung pangalan ng aking dating publikasyon. Ay, nga ba? Mariposa! Ay, ang sumunod na letra ay... Adi, siyempre, yung... Di ba nakakatakot din yun? Alin? Yung mga maliliit na... Nangangagat. Oo, nangangagat. Diba, depende, ha? May kulay na... May kulay din yan, di ba? May pula, may itim. Oo. Pagkado gumagapang sa bahay mo, kulay itim, swerte. Ay. Pagka pula, mag-ingat ka, kakagating ka. Oo. Oo, di ba yung pula, yung pag kinagat ka, naano yung mo? Nagpapantal. Oo. Pero ano to, ha? English word yan. English. Pero alam mo, masisipag sila. Kabog nila ang mga tao. Diba? Tag-ulan na tag-araw, meron silang mga naiipong pagkain. Ay, okay? Oo nga. No, so, ano English nito? Langgam to eh. Ano? Diba, langgam. Okay, anong tawag sa kanila sa English? Siyempre, ano, ant. Ant, okay. Alam ko, maliligaw ka pa. Third letter. Yung third letter nito, di ba masarap nito? Inaano din? Ay, ha? Kinakain ba to? Alam mo sa amin, oo. Ay, totoo. Ay, hindi ko sa probinsya, kinakain ito. Alam mo nung maliit pa ako, nakatatakot ako nung pag lumabas yung sumay niya dito. Di ba lumalabas yung sumay? Pag nagagalit sila. Ay, ganun. Pag tinutokso ng mga bata, ginaganong-ganon, lumalabas yun. Lumilipad siya. Oo. Ang maliit na, ano nito, kamaksi ang tawag. Ah, kamaksi. Kamaksi. Yung iba, lukton. Sa inyo, ano yan? Ano na naman yan? Eto na lang. Third letter. Malaki. May lumalabas ka mong parang sungay. Oo, parang sungay na gano'n. Tipaklong yan. Ah, ayun pala yun. Tipaklong. Malaki. Diba dumidikit yung gano'n? Ano yan? Binabalahibuhan nilang gano'n, tatanggalap. Kinakain yan. Ah, kinakain. Masarap yan na i-adobo sa bawang. Sobra. Tipaklong. Tipaklong. Okay, susunod na letra. May diba, mga pakpak ang pinag-uusapan natin, ha? Ay, di ba, nakakatakot din yun? Saan? Pag lalo na pag nasa taas ka, di ba? Pag nasa taas ka, pag dumungaw ka na gano'n, ay, nakakatakot naman. Ano to? Sasakyan mo yung insekto? Oo, ano to? Hindi. Lumilipad din to. Sabi niyo, may mga pakpak eh. Oo. Okay. Alam ko, ako na. Lalo pag may airstrike, nakakatakot, diba? Yes. Aeroplano. Okay. And last letter? Ay, ito mas lalo nakakatakot. Kasi diba yung sa probinsya, diba? Sabi daw, huwag ka umano din sa ano kasi baka maanin ka ng... Ano? Ano yun? Ano? Yung... Ano ba yun? Yung kalahating... Kalahate. Manananggal yun yung katang. Hindi, kalahating tao. Hindi, kasi kapaniwalaan, kalahati tao. Kalahati kabayo. Diba? Ano ganun? Nanigarilyo ba yun? Ano ka ba naman? Ang naninigarilyo, kapre. Ah, kapre pala yun. Oo. Yung nagliligaw ng daan natin, tiyanak. Ay, oo, yan yung boses mo. Boses tiyanak ka eh. Ayun, galing sa banga. Halimaw sa bangay. So ano to huli? Yun nga yun, yung kalahating tao, kalahating kabayo. Nakakatakot yun. Lumilipad din yun, di ba? Lumulundag-lundag. Tik. Balang. Ay, tikbalang. Nakakita ka na ba ng tikbalang? Sa drawing. Ayan. Kami din naman, di naman nakakita. Ako hindi naman totoo yan. Yan tikbalang. Sabi sa Jessica Soho, di ba? Alam mo naman doon kung ano lang. Kung ano naman yung pinalalabas doon. Pero gusto ko yan, ha? Yung programa niya. KMJS mo na yan. Correct. O, di ba? Nako, boy, si Karagay, I'm sure,
nag-1 plus 1 equals 11 ka na naman. Tito Manny Garcia at iba pang mga SNNers, kabisado nyo na po yan. Oh, mariposa, langgam, in English lang, di ba? Tapos, tipaklong. Oh, tapos, merong aeroplano. Aeroplano, lumilipad yun. Oh. Tapos, merong tikbalang. Ang dali. Pasok na sa banga. Ano pa ba? Oh, banga, pasok na sa banga. Oh, pasok na pasok. Oh, di ba? Ayan, ayan. Anong dapat gawin kasi? Eto na, lumabas na sa banga. Mag-subscribe na po kayo at mag-like at saka mag-share. At pakisama na rin po ang aking Rommel Chica Network. Salamat po. And direct Beverly Verhel. Mahal na mahal ka namin. Mag-ingat ka dyan. Siyempre pa sa Toronto, Canada. And... at siyempre wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ito yung Please Don't Skip! At ang aming tinatawag na short, ito yung Showbiz Now na official TikTok. Supportahan nyo naman yun. Gusto ko yung ganito mo, yung nagsasalita kahit walang dialogue. Talagang malapit na bayaran talaga. Gagawin ng lahat. Wating-wating tala, angels. Oh, di ba? Hay nako, eto na naman po ang isang episode na sigurado po naming nagpalimot pansamantala sa inyo sa mga problema at kalungkutan. Hayaan nyo po, dadagdagan pa natin ang mga halakakan sa mga susunod nating pagsasama-sama. Of course, Rommel, thank you so much. Salamat, Nanay. At well, Tipaklong, thank you. Tipaklong. Maraming salamat. At maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kapwa ka-SNNers at mga ka-chika. Ito po ang inyong programa, ating programa, at ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Ayan.